April 30 ngayon, mga kapobre. Mga kapobre, magandang araw. Nandito na naman kami sa Chromos Motor, kasama natin si Kuya Del para sagutin yung ating mga nagtatanong na subscriber. Ipapaliwanag ni Kuya Del ang mga kasagutan. Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman kami ni mga kapobre. Sasagutin natin yung mga nag-efforts, yung mga nagtanong regarding dito sa mga sasakyan nila at saka sa mga gusto matuto. Ayan. Rinahin natin si Sir Emmanuel Borromeo. Sabi dito ni Sir, Sir, makapobre, matagal ako nanonood ng vlog niyo ni Sir Adel. Gustong-gusto ko ng mga setup ni Sir Adel. Kapag ako meron ng naipon, magpapagawa din ako sa kanya ng OTJ, Good PM. Okay. Salamat, Sir, sa inyong effort. Salamat sa mga pagsuporta mo sa makapobre vlog. Okay. Ito, ma'am. Bamsel Poyato. So, yan, sabi dito. Magpagawa ako ng Tamiya Matic. Okay. Yun lang ang sabi niya, walang sinabi kung magkano, magpapagwalong daw siyang Tamiya na Matic. Okay. Eh, may dugtong pala yun yung ano, may tanong din nun kung magkano nga abuti ng Matic na Tamiya. Ang Matic na Tamiya, kasi ang Matic natin, kung ganitong klase, ito kasing ganitong klase, bago ka ha, tapos bago lahat ng gulong, kaya mataas ang presyo niyan. Mamahaling kasi ginamit dito ng mga materials. No? Pero karamihan sa bumibili, tumitingin lagi sa mura, kaya dapat sa susunod, gusto nila ng mura, eh mumurahing gamit din ang bibili, kamukha nung mag second hand, pinipinturahan lang, rim curtain pa. Yung, kaya mura yung mga 217 eh, gawa nga nung ikinabit na materyales, mumurahin. Tapos yung kaha niya, local. Eh kung automatic pa? Oo, automatic. Ang automatic, pag sinabi automatic, plus 50 agad. Yan, kasi maraming binibili eh, automatic transmission, shifter, gauge. Yan, maraming binibili pag automatic transmission, plus 50 agad pagka gustong automatic. Okay. Eh sa Tikya, ganun din. Ang Tikya at Tamiya, parehas lang halos yan, maiksi lang yung design ng kaha ng Tikya. Pero sa materials, parehong-pareho, saka pang ilalim, wala pinikaiba yan. Mga 350 ba, pataas? Kung ganito kaganda. Kung bago yung rim 15, bago ang gulong, bago mags, tapos 3 o 4 ang kaha, 350 pataas yun. Ano? Pero pagka low budget, medyo kinakapos sa budget yung magpapagawa, banata natin sa mumurahing kwan, materialis. Kasi ang pansilaw ng iba, yung mura, pero, alam mo na, ikaw na, siyempre, alam mo, bili mo na mahal, mura yung bebenta, di ba? Brother Greg magbanwa. Ayan, kumusta ating Promac? Watching from Panay Alan, Western Visayas. Ba. Okay. Sabi ni user, at sa likod Wrangler type po, sir. Ano 'yon? Siguro. At sa likod Wrangler type po, sir. May dugtong 'yan yung ano, yung papagawa niya daw. Ah, okay, okay. I-follow up na lang ni sir ang tanong niya. Andiyan 'yan, andiyan. Ito, Sir Adel, yung pang-ilalim ko Mazda 4x4 power steering, pwede ba palitan ng power steering box na pang Isuzu o anong malaki steering box na ma-recommend mo sa akin? Napilitan ko na din yung makina na D4BB na Hyundai. Sana masagot mo. Pwede naman palitan. Kasi ang under type kit, wala namang pinipiling gearbox yan. Eh. Basta kung saan gaganda yung performance ng steering niya, dun tayo. Pero tama sinasabi niya rito, kung formy lumalaki ang steering box, lalo lumalambot ang manibela niya. Okay. Maraming nga tayo kinabit dito, sumusobra naman sa lambot. Yun ang problema, sobra sa lambot. Kaya ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng yung double bar, nilalagyan natin ng ano ba tawag dito? Parang shock absorber para may control naman siya ng konti. Para hindi naman sobrang lambot. Ayun. Okay, wala na. Wala na. Sa susunod na lang ulit sa mga magtatanong, willing tayo sumagot. Ano na, makapobre? Sige. Okay.
Kailan mo lang ating update ngayon? Tinatapos ko itong tailgate nito. Kukunin mamaya hapon to. Pero hindi na tayo magpipintura, hindi na rin tayo magsasalamin. Sila na. Pagkatapos nitong tailgate, anong gagawin mo? Ipo-full weld ko yung roll cage, yung karigahan ng tubig. Sige. Ipo-full weld, medyo matagal-tagal ipo-full weld. Papakita natin dito sa video. Oo. Sige. Tapos ko na. Okay, kuya. Thank you. Okay, salamat po at magandang umaga sa lahat. Sir Adel, makapobre. Okay. Thank you, thank you. Subscribe kayo lagi. At marami tutorial dito na makikita. May butas ng radyeto? Spot lang ba yan? Fiber yan eh. Kasi may welding ano. Tapos pala yan. Para teknik niya. Ano to? Ganda pa rin ang tangke nito. Dito para dito ba to? Yan ang haba ng chassis niya. Four door mga idol, Wrangler with aircon.